Ngayong araw po ay i-discuss natin kung ano nga ba ang disaster resilience at paano ito tinitignan ng ating mga kapwa Pilipino. So first, let's define what is disaster resilience. So I'll be showing a short video on how our academicians in the country define disaster resilience. Resilience is the ability to persist over time. In the Manila Bay and other bays that experience red tides, it is the marginalized that is affected in health and in economy. In engineering is the ability to absorb, thrive, and recover. The faster you're able to recover, the more resilient. Resilience, vale, to really innovate and be creative. Resilience is really being able to spring back from adversity, but it should have learning, and therefore it strengthens you to be more resilient than before the adversity came to you. Before COVID-19, the Philippines was already on to SMT-based measures to improve its resilience capacity. With COVID, the country was awakened to the need for resilience of our economic, health, and educational status as well. The country as a whole is, I think, not so resilient because while we have the capabilities, the opportunities, and the resources to cope with COVID-19, the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, Bale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, Bale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social pangat. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and breeding. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important. And we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement. Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural, go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan. So ayan.
So nakita natin kung gaano ka-encompassing, gaano ka-broad yung konsepto ng resilience. It is a transdisciplinary and multidisciplinary approach that cuts across all sectors. We have to consider the ecosystem, biological system, the physical system, the social system. Yun din yung mga nabanggit ng ating mga academician in discussing what is disaster resilience. So ngayon naman, tignan po natin what is the status of the disaster risk reduction management in the country. So medyo mahaba na din yung ating mga efforts sa country on addressing disaster risks due to natural hazards. First, in 1941, we had the Executive Order number 335. So to address the impending adverse effects of natural hazards and climate change, in 1941, the Philippine government has implemented this, has established the National Emergency Commission and implementing measures to control and coordinate civilian participation to meet serious crises. So panahon pa po ito ni President Manuel L. Quezon. So as early as 1941, we can see that our government has been exerting efforts on how to address the impacts of natural hazards. So, the commission implemented measures to control and coordinate pati yung mga civilian participation to address yung serious crisis in the country. So, during this time, hindi lang din po natural hazards yung tinitignan ng ating National Emergency Commission, pati yung mga man-made hazards at iba pang mga crisis na meron sa bansa. It was followed by the creation of the National Civil Defense Administration in 1954. So, the National Civil Defense Administration is an interagency commission that addresses disaster and calamities in the country. Sila din po yung gumawa ng disaster and calamities plan noong 1970s. So, yung 1970s naman po was during President Ferdinand Marcos. In 1972, diyan po nabuo ang ating Office of the Civil Defense through Letter of Instruction 19. And then in 1978 naman, we had Presidential Decree 1566 na nagtatayo noong National Disaster Coordinating Council. So ngayon, kilala natin itong National Disaster Coordinating Council as the NDRRMC. So in 1978, it was NDCC. It was established as the highest policy-making body and focal organization for disaster management in the country. When we had the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, yan, this is the act strengthening the Philippine DRRM system, na bago po ang pangalan ng NDCC to NDRRMC. So, through RA10121 or the Philippine DRRM Act, we had the system that provides for the National Disaster Risk Reduction and Management Framework, and dito na rin po natin in-institutionalize yung pag-create or pag-formulate ng ating National Disaster Risk Reduction Management Plan. So what happened noong nagkaroon tayo ng Philippine DRRM Act? In 2010, that act led to a paradigm shift in the Philippine DRRM system. Sabi si RA10121 daw strengthens our DRRM system because, again, it provides the mandate for our government to establish the National Disaster Risk Reduction Management Framework and allowing our government to create the NDRM plan. So, through RA10121 din po, dito tayo nagkakaroon din ng tinatawag natin na Local Disaster Risk Reduction Management Plan. So, hindi lang po si National Government Agency yung nag-create or nagpa-plano para ma-reduce yung disaster risks na meron sa bansa, but also pati na rin yung mga local government units. And nagpa-provide din po ito ng provisions or nagpa-provide din po ito ng pondo para sa ating national at local government para maisagawa nila yung kanilang mga programa na na naglalayong i-address ang disaster risks sa ating bansa. Aside from the policies and laws that I've mentioned earlier, marami din po tayong mga policies and plans pa na sumusuporta sa ating Philippine DRRM system. So, ilan po sa mga ito ay yung Climate Change Act of 2009,
ang tinitignan naman po natin dito ay yung climate risks o yung mga risks due to the changing climate. Our revised fire code also addresses disaster risks in our country. Meron din tayong People Survival Fund na naglalayong mamitigate ang impacts ng climate change sa ating bansa. Our Clean Air Act also supports our DRRM system, so as our Clean Water Act, and so on. So marami po tayong mga policies that supports the Philippine DRRM system. And as mentioned, yan, si RA10121 provides for the National Disaster Risk Reduction, National and Local Disaster Risk Management Act, while ang atin namang Climate Change Act ay nagpo-provide for our National and Local Climate Change Action Plan. Meron din po tayong National Preparedness Plan, GHG Inventory, at marami pang iba. Kung titignan din po natin sa ating mga local government units, meron silang mga 30 to 50 na mga local plans na kailangang i-prepare. At dahil sa Philippine Disaster Risk Reduction Management Act, mandato ng LGU na i-mainstream ang disaster risk reduction and management dito sa mga plano na ito. Maraming pag-aaral ang tumitingin sa kung ano ba o gaano ba tayo ka-vulnerable or at risk sa iba't ibang disaster. So, isang example po dito yung World Risk Index. As of 2023, tayo po ang nangunguna with the ranking or with the risk level of 46.86 points. Si World Risk Index po ay tinitignan ang ating exposure sa iba't ibang hazard at extreme events. So yung mga extreme events po na tinatawag natin ay yung pagtaas ng tubig dagat, yung sea level rise, pag-init, increase in temperature, pag-init ng temperatura, at pagdami ng tubig ulan. Tinitingnan din po dito kung gaano karami sa isang taon mainit or sobrang init sa ating bansa, at gaano rin naman karami sa isang taon yung sobrang lamig naman. So, yun po yung mga extreme weather events na napapaloob sa pag-assess ng risk level ng bawat bansa sa World Risk Index. For 2023, tinitingnan din niya yung capacity ng mga bansa in terms of digitalization. So, gaano kataas or kababa ang level ng adaptive capacity or pag-cope ng bawat bansa sa disaster through digitalization. Bukod sa World Risk Index, meron din po tayong Climate Risk Index naman. The Climate Risk Index naman po indicates a level of exposure then and vulnerability to extreme events. Pero ito, German naman po yung mga German Watch po ang nagko-conduct ng evaluation. So dito, tinitignan niya which countries should understand as warnings in order to be prepared for more frequent and or more severe events in the future. So dito sa Climate Risk Index, tinitignan din natin yung changing climate. So tinitignan natin siya sa lens or sa lente ng climate change. And based po dito sa ating ranking, ang Pilipinas po ay pang-apat sa Climate Risk Index ng German Watch as of 2020. Sa isa rin naman pong pag-aaral ng Inform Risk Index, yan, ang Pilipinas po ay 29th sa ranking sa buong mundo. Ito po ay pag-aaral ng Disaster Risk Management Knowledge Center noong ngayong taon, 2024. So, si Inform Risk Index is a global tool which measures the risk of humanitarian crisis and disasters based on a lot of indicators, based on 50 indicators assessing hazards, vulnerability, and capacity, or yung mga resources available to mitigate the impact of hazards and climate change. So as of January 2024, the Philippines was ranked 29 sa buong mundo na at risk. So bakit tayo palaging nangunguna sa mga risk assessment globally? So kung makikita po ninyo dito sa ating video from Japan Meteorological Agency, ito po ang lahat ng bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibilities
from 1952 to 2021. So minapa po ito ng UP Resilience Institute. Ang datos ay galing sa JMA or Japan Meteorological Agency. Kung mapapansin po ninyo, 'di ba, halos mabura na ang Pilipinas. Dito na lang konti sa part ng Palawan may nakikita dito na at dito sa bandang Mindanao. So ang dami pong bagyo na pumapasok sa ating bansa. So yung sa isang taon nasa average natin 20 na tropical cyclones ang pumapasok. Doon po sa 20 na yon, siyam ang nagla-landfall madalas. So yung iba nasa dagat lang dumadaan, pero kahit sa dagat lang sila dumadaan, nakakapagdulot pa rin sila ng malakas na pag-ulan sa ating kalupaan. So doon sa siyam na nagla-landfall, based on studies, nasa 4-6 doon yung nagbibigay or nagdudulot ng significant damages sa ating ekonomiya. So isa yung ating lokasyon sa buong mundo na dahilan kung bakit tayo palaging prone sa iba't ibang disasters. Aside from hydrometeorological hazards, ang ating din pong bansa ay susceptible to geological hazard dahil tayo naman po ay nasa typhoon belt. At yan, kung mapapansin nyo, marami po tayo mga bulkan na active, kaya tayo nakakaranas din ng mga earthquake o pagguho or paggalaw ng lupa dahil sa ating lokasyon along the typhoon belt. So kami po sa UPRI, ang ginagawa po namin ay nag-aaral po kami ng iba't ibang disasters, impact ng ating bansa, sa iba't ibang lugar sa ating bansa, at ano yung posibleng impacts ng climate change din sa ating mga local government units. So si UPRI po, ang core work niya is to produce freely accessible, accurate, reliable, and relevant scientific disaster data integrated with perspectives from other disciplines. Kasi nga, katulad po nung sinabi kanina sa ating video, ang resilience ay transdisciplinary at multidisciplinary. So kailangan natin ng integrated perspectives from other disciplines to assess risks and prepare communities against hazards. So to give you an overview po, kami po ay parte ng Universidad ng Pilipinas. Sa UP Resilience Institute po ay merong 5 opisina. Ang unang-una po dito ay ang UP NOAA Center. So yung iba po sa inyo ay baka familiar sa Project NOAA ng Department of Science and Technology noong 2012 hanggang 2017. So kami po, pagkatapos ng proyekto sa Department of Science and Technology or sa DOST, kami po ay inabsorb ng University of the Philippines at naging UP NOAA Center. So sa UP NOAA Center po, ang science arm or research arm ng Resilience Institute. So kami po yung nag-aaral talaga at nagsisimulate ng mga hazards, hydrometeorological hazards, at tinitingnan namin kung paano po magagamit yung resulta ng aming mga pag-aaral for fostering and promoting disaster resilience sa ating mga communities. Kasama po ng UP NOAA Center ang Education Division. Sila naman po yung naglalayong i-promote ang resilience through education. Meron po tayong mga webinars, meron po tayong mga short courses, at ngayon po pinaprepare po ng institute ang Masters in Disaster Resilience na pwede po nating ma-take through the University of the Philippines Open University. So nasa pipeline po iyan, but we had our MOOC early this year, ngayong January-February po yung Basics of Resilience. So it's a free course, but later on we hope to release na yung degree program on resilience. Sa research and creative works naman po, ayan, sabi nga po kanina dun sa ating video, ang resilience importante na nako-communicate, yung hazards, yung disaster importante na nako-communicate, pero hindi dapat palaging scientific way yung pag-communicate. Kailangan nating ma-reach yung mga communities natin at the grassroots level. So kailangan din natin ng creative ways and laymanized method or approach para ma-communicate sa ating mga kababayan yung resulta ng mga scientificong pag-aaral. Knowledge Sharing Division naman po ay naka-assign
to disseminate the information gathered by different divisions. And ang atin naman pong institution building sa UPRI ay naglalayong mag-build or mag-establish ng linkages sa state universities and colleges, sa local government units, sa NGOs, sa local and national partners, and others. So, ayun po ang UP Resilience Institute. And sa mga susunod na slides po, I would like to share with you what we are doing to promote disaster resilience in the country. So, through our website, yan, you can visit po our NOAA website at noaa.up.edu.ph. The UP Resilience Institute aims to disseminate hazard data, simulation, and maps, including information and critical point facilities. So dito po sa ating NOAA website, you can assess the level of hazards that a particular area is prone or susceptible to. And so through this portal, we hope to reach broader audience so that they'll know the status of or the level of hazards that they may face, particularly po sa ating mga hydrometeorological hazards. Ayan, sa NOAA Center din po at sa RI, tayo po ay tumutulong sa lokal na pamahalaan upang bumuo ng mga plano sa pamamagitan ng local land use and local development planning. So, meron po tayong participatory planning process with local government units and key stakeholders para po maiplano natin yung kanilang jurisdictions in consideration po with natural hazards and disaster risks. So, sinisiguro ng UPRI ang participasyon ng mga stakeholders, particular na yung mga taga-barangay, sa proseso ng pagpaplano. So, in this way, naipaparating natin yung impormasyon ukol sa mga hazards or panganib na dulot ng natural hazards sa mga barangay at iba't ibang sektor. So, dito, napapahalagahan din natin ang local knowledge sa pagbuo ng programa upang tugunan yung mga posibleng epekto ng natural hazards. And naisusulong din natin yung sense of ownership sa komunidad na isa sa susi ng epektibong pagpapatupad ng mga programa sa pag-undad. So meron tayong sense of ownership, so tinitingnan natin na mas magiging effective yung implementation ng mga risk-informed programs na ipinapatupad ng ating LGU. Yung ating mga simulation ay at the barangay level para nakikita din ng mga barangay representatives natin kung paano sila makakapag-prepare sa iba't ibang natural hazards. Meron din po tayong mga post-disaster events at mga research na ginagawa on geological hazards. So ito pong pinapakita ngayon sa inyong mga screen ay yung research na ginawa ng team noong October 2023 kung saan nakaranas tayo ng 7.2 magnitude na earthquake sa Bohol Island. So napag-alaman na ang lindol ay mula sa isang hindi pa namamapan na fault or sa isang fault na hindi pa masyadong napag-aaralan. So nagpunta doon ang ating team para tignan yung reason or cause bakit nagkaroon ng ground rupture. At nag-conduct tayo ng ground rupture mapping doon sa ating barangay Anonang, Inabanga, Bohol na isa sa mga naapektuhan nitong earthquake noong 2013. So, kapag ka po nagkakaroon ng earthquake, ang ginagawa po ng team is nagpupunta tayo doon sa lugar kung saan nagkaroon ng earthquake at tinitignan natin yung impacts ng earthquake at ano yung naging source nung pagguho or paggalaw ng lupa para maimapa at mapag-aralan. And we share the results of our studies doon sa local government unit para sa susunod ay makapaghanda sila at makagawa ng tamang paghahanda sa earthquake events na maaari pa nilang maranasan in the future. Ito naman po yung pag-aaral na ginawa natin sa Barangay Kabangkalan, Florida Blanca, Pampanga pagkatapos noong 2019 Central Luzon Earthquake. Ayan. Nagpunta rin po ang team natin noong 2020 sa Cotabato matapos yung 2020 Cotabato Earthquake.
Nagkaroon po tayo ng assessment ng existing and proposed relocation site for Barangays Garcica, Buenavida, and Batasan. Makilala ko ta ba ito? May mga post-disaster, katulad po na nabanggit ko kanina, may mga post-disaster assessment din po tayo na ginagawa. So ito naman po ay yung post-disaster assessment of landslide and landslide-induced tsunami sa Barangay Tilar, Abuyog, Leyte, dulot ng 2020 Tropical Storm Agaton. 2022 Tropical Storm Agaton. So yung pinapakita ko po sa inyo ay yung mga piling pag-aaral ng iba't ibang divisions sa UP Resilience Institute. So aside po sa mga pag-aaral, we also do capacity building. So dito po after the 2022 Tropical Storm Agaton, nag-conduct po tayo ng training sa mga barangay officials sa bahay Abuyog, Leyte kung paano nila mamomonitor yung early warning signs ng landslides. Maraming nang naging projects si UPRI since 2017 to 2024, at ito po yung ilan sa kanila. So we had a project rebuild with Climate Change Commission. Ang objectives po nito is to conduct climate and disaster risk assessment with selected LGUs in Iloilo and in Cagayan. So, and the results of the climate and disaster risk assessment is to be mainstreamed into their local plans. We had the resilient campuses. So kung si Project Rebuild po ang target ay local government unit, si resilient campuses naman po ay mga state universities. Well, first with our constituent units sa UP muna. So sinimulan muna namin sa campuses namin, tinignan namin, in-assess namin kung ano yung susceptibility, vulnerability ng mga campuses namin sa iba't ibang hazards. And then by 2022, ito pong SAFER-U, we expanded our research naman with other state universities and colleges with the help of the CHED, Commission on Higher Education, and in support to the LUDEP Act. The LUDEP Act po mandated our state universities and colleges to prepare their land use development and infrastructure plan, or yung tinatawag natin na LUDEP. And part of the preparation of the plan is to assess the risk level of their campuses. And the assessment should also serve as basis in preparing future plans. So we assisted 25 state universities and colleges across the country in assessing the level of risks that they have and the impacts of natural hazards to their facilities, and help them mainstream these results into their LUDIP or their land use development and infrastructure plans. So aside from assisting state universities and colleges, ayan, marami din po tayong mga partner LGUs. So we assisted Municipality of Mahayhay in their climate and disaster risk assessment, as well as the province of Aklan. We partnered with Municipality of Padre Garcia and Taisan in Batangas in formulating their comprehensive land use plan and comprehensive development plan. And when we are preparing this, we ensured that they mainstreamed or incorporated the climate and disaster risk assessment into their plans para risk-informed yung kanilang mga development plans. And then in 2021, we had the Quezon City Drainage Master Plan. So pinag-aralan natin yung pagbaha sa Quezon City, and we assisted our QCLGU in formulating our Drainage Master Plan para ma-address yung flooding concerns sa Quezon City. So those are just some of the examples that what we are doing with within the university, within the institute, to assist our communities in the country to become more resilient. So with our experience, napansin namin na para ma-avoid yung disaster, importante yung combination ng warning and respond. So these are the two aspects of disaster prevention. A warning is the responsibility of the government, and it must be accurate, understandable, and timely. So dito tayo nakadepende. Response is more difficult to foster because it requires long-term education, awareness building, engagement of the community, and access to reliable hazard maps.
So, kapag meron tayong reliable information through the warning, we can prepare or we can respond appropriately. Yun yung napansin namin, yun yung learning namin doon sa mga studies at mga doon sa mga studies and research na naisagawa namin throughout the year. Ano pong example na nagpapakita nito? Importante yung near real-time data. So sa NOAA website, nagpapakita tayo ng mga information na near real-time data. Itong mga data po na ito ay galing din sa ating mga government agencies. So, nire-reflect natin siya sa ating website para ma-disseminate natin siya sa ating mga communities. So, ito pong mga pins ay mga sensor data. Tapos, ito pong nasa taas ay ang ating typhoon track or tropical cyclone track kapag mayroong pumapasok sa ating bansa. And then, tinitingnan din natin kung gaano karaming ulan yung nararanasan ng iba't ibang parte ng bansa kapag mayroong mga monsoon or mayroong mga tropical cyclones. So, dito sa near real-time data, ito yung tinatawag natin na Doppler data from PAGASA. So, dito sa Doppler data na to, makikita ninyo mayroong iba't ibang kulay. Yung kulay na yan ay nagpapakita ng dami ng ulan. So, kung ipapakita natin siya dito sa mapa, dito sa left side na diagram, makikita ninyo kung anong mga parte ng bansa yung nakakaranas ng heavy, intense, or torrential rainfall. So, kapag nakita natin kung ano yung mga parte ng bansa na nakaka-receive or nakakaranas ng malakas na pag-ulan, pwede nating i-analyze kung sila ba ay babahain or makaka-experience ng landslide. So, for example, noong December 29, 2014, si bukod nun, nakakaranas siya ng malakas na pag-ulan. Nakita natin siya dun sa ating monitoring system gamit yung ating mga sensors. So, tinignan natin yung water level, ayan, noong December 29, 2014. Eh, nakita natin na, okay, sige, from 12 midnight at ng 12, itong 6 a.m., 12:14, wala pa, ayan. 12 ng hapon, alas 6 ng hapon, wala pa. December 29, alas 6 ng umaga, medyo level pa din yung tubig. Pero, ayan. Pagdating ng December 29, alas 6 ng hapon, kita natin na biglang tumaas yung tubig. Diba? Through our monitoring system. 6:10 to be exact. Nag-peak yung, nakikita na natin na tumataas yung tubig from 6 a.m. Yan, patungong 12. Dahil nakikita natin yung, wait lang, para meron tayo ditong laser point. Ayan, nakikita natin na tumataas siya. So, dahil nakikita natin na tumataas yung tubig sa upstream in our monitoring system, winore natin yung mga local government units natin na nasa downstream. Since nakikita natin na tumataas yung tubig sa upstream, ang expectation natin, bababa sila. And through our research, bababa sila in around 4 to 6 hours. So, dahil nag-provide tayo ng warning, yan, at 12 sa kanila, at in-expect natin na in 4 to 6 hours ay bababa ang tubig, they were able to evacuate on time. And nung nag-peak na yung flooding at 6 p.m. sa baba or sa downstream, nailikas na natin lahat ng tao. So, sobrang helpful nung monitoring system natin and communication technology ng academe or ng research institution at ng local government units kasi we were able to provide timely warning. And our local government units were able to provide timely response. And with that, walang casualties dito sa Tagaloan. Based on the feedback that we got, merong isa, but it was electrocuted kasi nag-refuse siya to evacuate kasi kailangan daw niyang bantayan yung kanilang mga alagang hayop. Yan. So, isa sa mga best practices natin to and prove how important warning and response sa disaster management. So, dito pinapakita ko lang din yung mga itsura ng sensors na meron tayo. So, sa sensors natin, yung mga pins na yan represents rain gauge, stream level sensor, etc. Then, kung makikita nyo, naka-overlay siya dun sa
iba't ibang kulay, yan yung nagsasabi kung gano'ng kalaki yung ulan na nare-receive or gano'ng ka-intense. So pag nakikita namin na okay, medyo bluish area to or ito dilaw na, yan, intense rainfall na yung nare-receive niya, tinitignan natin yung individual sensors. Katulad ng ginawa natin sa Tagaloan. And when we read yung individual sensors, titingnan natin kung yan, nag-i-increase ba yung stream level. And pag yun nga, katulad nung sa Tagaloan, pag nakikita natin na nag-i-increase yung stream level, ang expectation mo from the upstream, bababa yung tubig papunta sa floodplain area, which will be flooded. So before pa bumaba yung tubig, kailangan natin ma-communicate itong information na to doon sa downstream so they can properly respond. They can anticipate or provide anticipatory actions. And with that, we can prevent disasters. Another example is yung onslaught of Typhoon Ruby or yung Hagupit in December 2014. So, this was just after Haiyan in 2013 or Yolanda. So, sobrang ano pa sa atin yung storm surge by this time. Kaya lahat talaga ay nagpa-prepare. So, during the Hagupit 2014, we were able to forecast yung level of storm surge na pwedeng ma-experience ng Municipality of Daram Samar. So, isa silang maliit na island sa Samar. And we were able to provide them the information and they were able to evacuate their constituents. And during this event, this event, zero casualty sila. So, though may mga nasira, syempre na infrastructure, ayan, makita ninyo, may mga sira silang schools, at saka mga fish port, ayan, mga landing. Kasi, hindi naman natin pwedeng evacuate. Pero yun, wala, zero casualty si Daram Samar. Sobrang naiyak po talaga ako nung binalita sa akin to. And we have here yung dissemination naman natin ng information sa Barangay San Vicente, Laur, Nueva Ecija. Kung makikita ninyo, sobrang laki din ng debris flow. So, yung debris flow po ay parang baha, flash flood, pero mas marami ang malalaking bato kaysa sa tubig. So, ito po yung mga yung nakikita nyo dito sa picture. Sobrang lalaki ng mga bato. And, but since we were able to provide information, to communicate information sa kanila, they were able to had zero casualties. And recently, July, hindi naman recent, matagal na pala, almost 10 years, July 2014, ito talaga si Mayor pa yung nagkwento sa amin na they were able to conduct preemptive evacuation sa kanilang mga coastal barangays sa Balanga, sorry, ayan, Balanga, Bataan, sorry, hindi ko nalagay yung city. So, Balanga, Bataan were able to conduct preemptive evacuations ng kanilang mga residents sa coastal barangays kasi they were able to receive information from NOAA na posibleng magkaroon ng storm surges. Ayan, so, hindi naman puro happy stories. Alam natin na marami tayong casualties and disasters na nararanasan every year. And ilan sa mga nakikita naming challenges at sa mga na-experience din namin with our works sa ating mga local government units at sa ating communities ay ito yung mga kadalasan nila na sinasabi na challenges. So, una, yung access to internet and network signal. So, kahit gusto nila na magkaroon ng timely information, minsan may challenge sila to receive them or to gather them kasi they don't have access to reliable internet and network signal. Tinignan namin bakit wala kayong mga internet or bakit walang maayos na network signal. Ilan sa mga sinasabi nilang dahilan ay dahil kulang yung communication towers or may mga sites or parts ng LGU nila na hindi na-reach ng mga communication towers. So with our plan, so with the planning process na ginagawa namin sa kanila, we help them identify saan ba yung mga dead spots, paano natin yun ma-address and so on. They also need capacity building, lalong-lalo na yung mga 4th, 5th, 6th class municipalities natin. Kasi kahit may access naman sila to hardware, software, internet connection, network signal, quality network signal, etc. Yung technical know-how naman sometimes, yung nagiging hindrance for them to be able to have good information, timely information.
Next is financial resources. Yan. So kahit available yung mga hardware, software, and other resources, if they don't have enough financial resources, yan, they have difficulty investing in this capitals or dito sa mga software and hardware necessary to implement solutions. Next is coordination with international agencies. So minsan, kapag nagkakaroon ng pagbaba sa LGU, nagkakaroon ng tensions between government and the INGOs, or minsan nagkakaroon ng, yung madalas nilang sinasabi is, minsan hindi naman nag-uusap yung mga gustong tumulong sa kanila. So kahit ang dami nilang nare-receive na help, yung mga LGUs natin, kahit ang dami nilang nare-receive na help, minsan nagbabangga-bangga yung mga help na yun. So, as much as they try to parang accommodate everyone, pag-usap-usapin yun, minsan nagkakaroon sila ng difficulties due to lack of manpower. Kasi kukunti lang din minsan yung mga tao natin sa mga opisina ng LGUs. Ayan. And sometimes, yan, lalo na sa grassroots levels, mas preferred pa din nila yung local approaches. So, minsan medyo meron silang apprehension to receive mga ICT approaches. So, yun po yung ilan sa mga challenges na na-encounter natin and nakikita natin through our research. So, with this, we hope that we can capacitate and build more technical know-how, lalong-lalo na sa ating mga LGU, since sila ang ating first line of defense sa disaster response. At sila ang nag-i-implement ng disaster management sa ating mga local government units, sa ating mga cities and municipalities. Very important yung information dissemination. So sabi nga ni Sir Mahar, we have to prepare them. We have to initiate yung culture of preparedness na meron sila. And yung information dissemination is very important, yung communication talaga. So if we can have partnership with telecommunication companies or other means of ICT solution that we can provide information sa mas malaki, broader audience, better. Sufficient communication towers for other parts of the countries para magkaroon din sila ng access to information, and of course, holistic approach. Whole of society approach, inclusive, transdisciplinary, multidisciplinary. So, yun po yung mga nakikita namin na pwedeng makatulong para mas maging effective yung ating disaster management at paggamit na rin ng ating communication technology for disaster resilience. Sabi nga po sa atin kanina ng ating mga academician, building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. And to be sustainable, you have to be resilient. And to be resilient, you have to be sustainable. So let us all work together po to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan.